Mananatili sa tatlong kumpanya ang papayagan ng Department of Transportation o DOTR na makapag-operate ng mga motorcycle taxis. Ito ay ang Angkas, Joyride at ang Move It. Nilinaw ng kagawaran na hindi pa rin papayagan ang pagpasok ng mga bagong player na nais sumali sa pilot test run. Ayon sa Department of Transportation, ipagpapatuloy lamang ang naudlot na pilot study noong Marso, kaya't mananatili pa rin ang mga patakaran maliban na ang pagpapatupad ng minimum health standards. Kung ano yung scope, ano yung coverage, ano yung number of slots allotted for motorcycle taxi players and riders, yun lang din yung susundin natin for this pilot study because this is just an extension. Batay sa dating panuntunan na inaprubahan ng Technical Working Group, limitado lamang sa 63,000 units ng motorcycle taxis ang papayagan na makapag-operate, 45,000 ang itatalaga sa Metro Manila, habang 9,000 unit naman ang sa Metro Cebu at Cagayan de Oro. Samantala, hinihintay na lamang ng Angkas na mabigyan sila ng notice to proceed mula sa TWG ng DOTR para opisyal nang makapagbalik pasada. May dalawang requirements pa ang hinihintay na masunod ng Angkas. Ito ang pagkakaroon ng tigi-isang thermal scanner ng bawat rider, gayon din ang paglalaan ng health declaration checklist para sa rider at pasahero. Binisita na rin kanina ng TWG ang training center ng Joyride, habang ang Move It naman, hinihintay pa na magsumite ng liham na nagsasabing pwede na silang inspeksyonin para makita ang kanilang kahandaan. Ilan sa mga bagong protocol na ipapatupad sa mga motorcycle taxis ang paggamit ng plastic barrier, pagkakaroon ng sariling helmet ng bawat pasahero at cashless payment. We are urging them, ang gobyerno, tinulungan sila para makabawi sila dun sa kanilang kabuhayan. In-extend natin itong motorcycle taxi pilot study so that their riders will continue to earn income despite the pandemic. But we're urging them to cooperate with the government. Tatagal ang extension ng pilot test run sa loob ng 3 buwan, habang wala pa rin naipapasang batas para gawing legal ang operasyon ng motorcycle taxis. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.